Ngayon naman guys, may kasama tayo. Ano pong pangalan nyo? Chris! Hi Chris! So ngayon, may isa akong tanong sa'yo. Meron akong 5 pictures dito ng ating presidentiables. Okay. Pipili ka at bakit siya ang nagusto mo? Walang hater ha? Wala! Respect tayo dyan. Spread respect and love. Medyo confusing. Hindi ka pa decided kung sino dyan sa dalawa? BBM, Bongo. Pero bakit si Ping nandiyan dito? Hindi, kasi si Ping naman kasi. Since, tsaka tawag dito, since young, I've seen lahat ng mga work ni Ping Lacson. Though there's so many haters and bashers, I do understand kasi nga, di ba sabi nila, kapag may ginagawa maganda, is maraming gagalit sa'yo. Actually, kasi na, I'm not saying that much in Philippines kasi OFW tayo mostly dito. I've seen lots of BBM work. Okay. Nakita ko kung paano niya napaganda yung kanyang location, yung kanyang yung province, Iloilo ba? Ilocos, 'di ba? Okay. And then I can see that there is a progress, there's a change nung siya ang umupo. Okay? So I was expecting the same thing kapag siya ang namuno sa Philippines. So forget about the hates and negativity. Let's vote for BBM. Yeah, dahil dyan, Chris, namili ka ng iyong dawa na si BBM, meron kang pick one. Maraming salamat. Thank you. Ano ang pangalan niyo, kuya? Daf. Ayan, si Daf. Namimili ka ng isa, sasabihin mo sa akin kung bakit siya ang ang iboboto mo. Hindi pa ako decided. Hindi ka pa decided? Oo eh. Pero yung sakitin mo, pinaka-ano? Palagay ko ito. BBM din. Bakit si BBM, Daf? Medyo tagilid tayo sa kulay pink eh. Sa mga nakikita natin sa... focus tayo kay nila kay... Hindi naman, focus lang tayo kay BBM. Ano yung nagustuhan mo kay BBM at siya ang gusto mo maging presidente? Well, sabihin na natin maganda yung platforma niya kasi pagpapatuloy niya yung mga magagandang projects ni ng daddy niya. Kaya yung mga projects din ni Duterte na magaganda rin. Kaya gusto niya ituloy, kaya ayun. Dahil dyan, Daf, maraming mara sa lahat. Mayroon kang pick one, lalamili ka ng one mo. Thank you, Daf! Ano pa pangalan niyo, kuya? RR po. Ayan, RR. At sasabihin mo sa akin kung bakit siya ang napili mo. Nakakabahan ako, Jo. Chat tayo lang to. Actually, dalawa yung ano ko eh. Dalawa yung gusto ko eh, pero... Ano yung pinakamalapit na lang sa gusto? Yung pinakamalapit at solid yung family ko dito. Ito po, BBM po. Bakit si BBM? Kasi feeling ko siya yung mas deserve maging leader. Nasa kanya yung characteristics ng being a leader. Okay. Sure mo na, sure na iboboto mo siya ngayon. Sure na. Dahil dyan, RR, maraming salamat, pero kang pick one. Sa kahon. salamat. Ano pangalan niyo, kuya? Ako po si Joey. Pipili ka kung sino sa tingin mo ang susuportan at sino sa tingin mo ang dapat maging presidente. Mapanood to ng mga kaibigan ko, pasensya na. walang awa yan. Opinion mo yan, may karapatan ka dyan. Sa akin. Si Mayor Isko, bakit si Mayor Isko? Hindi kasi ako expert din sa politiko. Pero para sa akin, kailangan ng maraming karanasan. Pero nakita ko kasi yung paano niya twist yung Manila. Sobra niyang naiba yung Manila kaysa sa dati. Dahil dyan, Joey, thank you so much. Meron kang pick one dahil nag-pick ka ng dawan. Thank you! Ayan, so ngayon may kasama tayo dito ang isa na nating kabayan na sexy. Ano pong pangalan ninyo? Guys, siya po si Doc Fe. Sino ang dawan mo? Meron akong 5 pictures na dito na ang mga presidentiables natin. Oh my God! On the spot, walang ano to, opinion mo yan, may karapatan ka dyan, Doc. Tandaan mo yan. Ito po ang napili ko. Sino, Doc? Ito na. Wala. Actually, wala akong president. Wala, Doc. Vice lang ang meron. Vice ko si Doc Wills. Siyempre, support the doctors, di ba? Dahil dyan, ito ang pick one mo dahil nag-pick ka ng dawan. Thank you, Doc. Bye. Ano pong pangalan yung ate? Ang ganda naman niya. Yeah. Hi, my name is Felicia Janine po. Hello. Siyempre, let's go. Pink so, time. So, kakamping ka. Yes. Okay. So, bakit si Vice President Lenny ang para sa iyo ang kapag maging Vice President? Last year, nagka-COVID po ako. Then, isa ako sa mga recipient ng project niya, which is yung COVID care kit. Very responsive talaga yung project na yun. And then, sobrang nakatulong din siya, not only sa akin, pati sa mga kapatid ko rin na nagka-COVID, even my dad. So, tapos yung teleconsultation, sobrang helpful niya, in a way. Kasi, alam mo, hindi mo na kailangan lumabas ng bahay para magpa-check up. And for me, kung kaya yon ng vice president, how much more kung ano yung kaya niyang gawin bilang isang president?
Very well said. So that's it, guys. Ang susuportahan ni Janie IC Vice President Lenny. Thank you so much, Lenny. At dahil dyan, meron kang pick one dahil nag-pick ka ng the one. Thank you so much. Bye.